So, ayan, mga kapatid, nakabili na tayo ng bangus. Hello mga kapatid, ayan, dito na naman ako at magbibigay sa inyo ng konti informasyon, kaalaman at konti kasayahan. Ayan, so ngayong araw nito magpapakita ako sa inyo. Talaga yung bangus. Dati hindi ko din alam na sinisisig pala yung bangus. Actually, sinisisig yung mga isda. Hindi lahat ng isda, pero may mga isda na pwede isisig. Hindi lang baboy. Akala ko talaga, halos lahat ng mga Filipino alam na sinisisig ang isda. Actually, hindi. Kasi galing ako dun sa market ng isang araw. Tapos napadal ako sa isang grocery. Kaya rin ang grocery. Napansin yung daladala kong bangus. Sabi niya sa akin, wow ate, sarap na pang pangsigang, pangsisig yan. Tapos nagulat siya. Sabi niya, ay, sinisisig pala yung bangus. Actually, guys, hindi ko lang ginalaman na nasisisig pala yung bangus. At, masarap siya. So, ipapakita ko sa inyo kung paano mo yung bangus. First of all, kailangan muna natin punta sa palengke para kumita. Tapos, wala din kami sa sarili naming bahay. Tuloy lang kami somewhere. So, ang pagluluto natin medyo komplikado ng konti kasi wala sila masyadong dali sa kusina. Pero hindi natin kailangan magreklamo. Kung ano yung nandiyan, yun na yun. Kung ano yung gamitin na nandiyan, yun na yun. Magkakaroon tayo ng siguro part 2 ng bangus sisig na to. Sa ibang lugar naman. Sundan nyo yan. Challenging maghanap ng bangus. Sige. Ngayon, punta muna tayo sa alin.
Ito kangkong. Ano nga ba ito? Din ako natural para habang gumagawa ng sisig. Hindi ko sa aming video. Chef, sige, tara! So ayan, tapos na ang ating bangus. Naprito ko na siya. Actually, itong bangus, pwede siyang i-grill. Pwede rin siyang i-grill. Since wala naman kaming griller, kaya naprito ko na lang siya. Ang gagawin natin ngayon dito is, kailangan natin siyang mayin. Na maliliit. Ayan. Medyo crispy pa siya. At tips pala, kapag magpiprito kayo niyan, kapag nakataob siya na ganun, mas ibabaw yung kaliskis, okay lang siya hindi takloban. Pero kapag binaligtad niyo na siya, yung kaliskis nandun na siya sa ilalim, kailangan niyo na siyang takloban. Kasi magpuputo ka niyan. Diyan yung kailangan yung face niyo. Diyan talaga mapapakimbang yung face niyo. So, nimayin natin siya ngayon. Since sobrang liit talaga ng kanyang mga tulip. Alam ko nga ba bakit napakadaming tulip itong bangus nito. At ang isbang ito ang napakadaming tulip nito. Kaya mag-iinit kayo lalong-lalong na kapag mga bata yung kakain. Kailangan talagang tanggal-tanggal yung mga tulip nyo. Since halos hindi ko na makita yung tulip, kailangan ko ng antipahat. Ayan, nakakitang-kita ko. Parang magnifying glass. Bila. Ewan ko nga baka napakadaming technique ng isdang ko. Sobrang liliit pa naman. At talagang kapag nasabitan kayo nito sa lalamunan, napaka-annoying. Sa amin, kapag natinigas sa lalamunan, sabi nila, pwede daw yung mga sugi o yung mga bridge ngayon papahawak daw sa mga bridge yung lalamunan at tanggal daw yung tulip. Ewan. May iba din naman na naniniwala na yung pusa daw kapagin daw sa lalamunan. Mawala daw yung tulip kapag natulip sa lalamunan. Sabi. Ewan ko lang. Yung iba naman at saka yung medyo may sense kumain daw ng saging, huwag daw ngunguyain, basta diretso lang daw, lunok. O kaya yung kanin na binilog na gano'n, tapos nilunokin. Yun, medyo may sense pa para sa akin yun. Dahil, pwede nga namang mintinit, nilunok na yung saging na kasama. So, hindi nga wala. Kayo, sa inyong daga, ano mga pinahiniwalaan nyo kapag natitinik sa lalang nyo? Kailan kayo nga, at magpina lang dyan. Ano natin magluto? Dali lang ba? So, bumalik pa pala ako sa market kanina dahil hindi na ako nabalik. Pero ayan, dikit lang sila. Sige, tignan natin yung kuwangin. Magsuga na lang natin kung ano yung mga makikita natin dito mga ganit. Dahil since wala tayo sa bahay, kung awilay muna dito. Yan lang. Malang meron.
na din natin yung chili. Huwag yun yung lahat kasi kailangan din natin mamaya. Thank you.